So hello guys, welcome back again to my channel. Ako nga pala si Bob, and this is your Sky Moto channel. So for today's video guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa components ng ignition system ng ating mga motor. Kung may motor ka, dapat alam mo ito kaibigan. Simulan na natin guys. So kung mapapansin ninyo, meron tayo ditong device ng components ng ignition ng ating mga motor. So ipakikilala ko sila sa inyo isa-isa guys. So ito guys, ito yung tinatawag nilang stator sa ating mga motor. Ayan guys, ang itsura ng ating stator. Ayan. At ito naman yung kanyang pickup coil. So tingnan nyo mabuti guys. So stator ang tawag dito guys. So mamaya na natin sasabihin kung ano ang trabaho ng stator sa ating mga motor. So ito naman guys, si CDI. Yung CDI guys, iba-iba ang size niyan. Merong maliit, pero pare-pareha silang ganito ang itsura. So check nyo na lang dito yung iba't ibang mga itsura ng CDI. So ito si CDI. Yan guys, CDI yan. Tapos, ito naman si ignition coil. Yan si ignition coil guys. Yan, ganito ang itsura ni ignition coil. Yan. Tapos, ito naman ang ating spark plug. Yan guys, ito si spark plug. So, meron pa tayong isang si rectifier o regulator kung tawagin. Ito naman siya. Ganito ang itsura ni rectifier o regulator. Ayan siya guys. So, check nyo na lang yan. Ayan siya. So, ang pag-uusapan natin sa components, parts ng mga ito, ay kung ano ba ang ginagawa niya sa ating mga motor. Kung ano yung trabaho nila. So, iisa-isahin natin yan guys. So, kaya huwag kang maglilipat ng channel. Kasi mahalagang malaman mo to. Kasi guys, isa lang ang magka-problema sa mga ito. Posibleng hindi na umandar ang motor mo. Kaya napakahalagang malaman mo ito. So, umpisahan natin ito kay stator. O, yung pinakita ko kanina guys, eto si stator. Eto siya guys. So, may mga winding siya. Yan, ito si stator. Ang trabaho ni stator sa ating motor guys ay mag-produce o gumawa ng kuryente. Ito ang trabaho ni stator sa ating motor. Mag-produce o gumawa ng kuryente. Tandaan nyo yan guys. Mag-produce o gumawa ng kuryente. Yan ang trabaho ni stator. Si CDI naman guys. So, CDI, ang trabaho nito guys, ang ibig sabihin pala ng CDI ay capacitor discharge ignition. Yan ang ibig sabihin ng CDI. Ang trabaho naman nito sa ating mga motor, nag-i-store siya ng energy or electricity para bigyan ng maayos at malakas na spark si ang ating spark plug. At the same time guys, siya ang nagbibigay ng timing o hudyat kay spark plug kung kailan siya magbibigay ng spark. Iyan ang trabaho nito. Ito naman si ignition coil. Yan si ignition coil guys. Ito si ignition coil. Si ignition coil naman guys, ang trabaho naman nito yung pinuproduce ng ating battery na low voltage or direct current kung tawagin or yung DC, pinapalakas niya ang voltage nun, ginagawa niyang 1000 volts para maipasa niya kay spark plug ng maayos yung convert niyang 1000 volts kay spark plug nang sa ganon si spark plug ay continuous mag-release ng spark. Diretso guys, yun ang purpose ni ignition coil. Yung low voltage na
pinapasa ni battery kay ignition coil, ginagawa niyang pinapalakas niya, ginagawa niyang 1000 volts. Nang sa ganun, maraming maproduce na spark ang ating spark plug. So yan ang trabaho ng ating ignition coil. Yan guys. Ito siya guys. And ito naman. Ito naman ang ating spark plug. Yan. Ito siya guys. Ang spark plug guys, sa pangalan pa lang, ang trabaho niya ay mag-produce ng spark. Dito yan nakalagay guys. Ito si ignition coil. Ito yon, dito siya guys nakalagay sa dulo. Ayan, nagkadugtong yan guys. Ayan o. Oh. Ayan guys. Ito si ignition coil. Ito si spark plug. Ginagawang 1000 volts ni ignition coil yung pinapasa sa kanyang low voltage. At pinapasa niya dito ng 1000 volts guys. Ibig sabihin, pinaparami niya yung voltage. Nang sa ganun, si spark plug ay maraming ma-release na spark. Dahil sa engine natin guys, ang spark plug ay talagang dire-diretso itong nag-i-spark. Yan guys. Alam nyo guys, kung kaya minumultiply ni ignition coil ng 1000 volts yung nare-receive niyang electricity, dahil si ang ating spark plug guys ay kailangan ng mataas na voltage para mag-continuous ang kanyang spark ng matagal. Dahil alam naman natin ang ating mga motor guys, habang umaandar yan, continuous dito guys yung binibigay niyang spark para continuous na umaandar ang ating motor. Continuous niyang sinusunog ang air-fuel mixture na nire-release ng ating carburetor. Kaya ang ignition coil ay minumultiply niya yung nare-receive niyang kuryente sa 1000 volts. Dahil itong spark plug mismo guys, ang kailangan niya talaga ay mataas na voltage para makapag-create ng continuous na spark sa ating mga motor. So, nag-guess nyo guys? Yun yung guys, ganun yun. At eto yan guys. So, meron pa tayong isa. Yung tinatawag nilang regulator o rectifier. Ito yon, yung binabanggit ko kanina. Wala tayong example dito guys eh. Wala akong nakita guys na rectifier eh. So ito siya sa itong nasa picture na yan. Yan ang rectifier o regulator. Ang trabaho niyan naman guys. So bago natin sabihin ang trabaho ni regulator o rectifier, dapat niyo muna itong malaman. Meron tayong dalawang klase ng kuryente. Meron tayong tinatawag na AC or alternating current at saka DC na direct current. Ang AC guys, ito yung ginagamit sa mga kabahayan natin, sa mga appliances na nagpapagana sa ating mga appliances, yan ay AC or alternating current. Ang direct current naman, kadalasan yan ang pinuproduce ng mga battery na klase ng kuryente. So bakit ko sinasabi ito? Dahil may kinalaman dito yan sa pinag-uusapan natin. May kinalaman ang AC at DC sa pinag-uusapan natin guys. So ito yon. So ito si stator na pinag-uusapan natin kanina guys. Ano? Siya ang nag-produce at gumagawa ng kuryente. Tama. Alam nyo ba guys kung anong pinuproduce na klase ng kuryente ni stator? Ang stator guys, ang pinuproduce niyang klase ng kuryente ay AC or alternating current. Ngayon, ang mga motor naman natin guys, karamihan ng mga motor ay gumagamit ng DC or direct current na kuryente sa kanilang mga electrical system. Yan ang karamihan ng mga motor na ang gamit na kuryente ay DC. Ngayon, kung si stator ay nagre-release at gumagawa ng alternating current, paano naman niya paano magagamit ng ating motor ang AC kung ang ating mga motor ay gumagamit naman pala ng direct current na kuryente? Diyan papasok ang ating regulator or rectifier, o rectifier kung tawagin. Ito siya nga. Ang regulator o rectifier guys, ang trabaho niyan, i-convert ang ginagawang alternating current na kuryente ng ating stator. Siya ang bahalang mag-convert sa kuryente na yon.
kinukonvert niya yon at ginagawa niyang direct current. Nang sa ganon, magamit ng electrical system ng ating motor ang pinuproduce ni stator na kuryente. So kaya minsan, pag nasisira si rectifier o regulator, kung minsan guys, ang tawag ng ibang mekaniko kay rectifier o regulator ay charger daw. Guys, charger daw kasi guys, hindi siya literal na charger. Ang rectifier o regulator ay hindi siya literal na charger guys. Kasama siya sa charging system ng motor. Pero hindi siya ang nag-charge kay battery. So, system sila guys. System ang charging system ng ating mga motor. So, tulad ng sinabi ko, si regulator o rectifier, ang trabaho niya ay i-convert ang AC to DC. Nang sa ganun magamit ng ating mga motor, ang kuryenteng ipinaginagawa ni stator. Convert, mas maganda siyang tawaging converter guys. At the same time, siya yung taga-regulate. Taga-regulate ng kailangang voltage ng battery. Isa rin yung trabaho ng kaya nga regulator o rectifier ang tawag sa kanya. Dahil siya rin, ang isang trabaho niya rin ay taga-regulate ng voltage. Na tamang voltage at lakas ng battery. Nang sa ganun, maayos na umanda ng ating mga motor. So yun guys. So sana meron kayong natutunan sa pinag-usapan natin. So kung meron kayong matutunan ay... So sana meron kayong napulot na konting kaalaman tungkol sa ating mga motor. Itong ignition system parts na ito guys, itong mga ito, napakahalagang alam nyo ito. Dahil, yun nga, kasi kung alam nyo ang bawat trabaho ng ignition system na ipinakilala ko sa inyo ngayon, posible ninyong ma-diagnose ng maayos o tama yung problema ng inyong motor kung sakali hindi ito umaandar. So at least meron kayong ideya kung anong posibleng palitan ninyo. Kung sakaling pupunta kayo ng mekaniko, at least meron na kayong ideya. Hindi yung pag sinabi ng mekaniko, sira ito, sira yan. Bibili na kayo nito, pag sinalpak niya, hindi pa rin umaandar ang motor ninyo. So at least may ideya kayo. Kung sakaling sabi, sira ito. Eh, gumagana naman yan. Gumagana naman yan, sir. At least masasabi nyo sa mekaniko. Para mag-isip siya na meron kayong kaalaman kahit papaano. So, hindi ko sinasabi na hindi accurate ang pag-diagnose ng ibang mekaniko. Pero karamihan kasi, guys. Karamihan ng mekaniko kasi, guys. Ganun eh. Sinisira ito, pag binili mo naman, di pa rin maandar ang motor mo. Ay, sira pala ito. Ganyan sila eh. Pero hindi naman lahat. Maraming mekanikong magagaling. Yan, sigurado ko dyan. Pero hindi lahat magagaling, guys. So, hindi ko sinasabing ako'y magaling na mekaniko dahil isa lang din akong amateur. Pero isa akong amateur na kahit papano ay nagre-review tayo, nag-aaral tayo, patuloy tayong nag-aaral. Nung sa ganon, may ma-share ko yung nalalaman ko ng maayos at hindi ko masasabing 100% na tama lahat ang pinagsasabi ko. Pero ito guys, panigurado ako na lahat ng pinagsasabi ko sa inyo ay malapit sa katotohanan. Yan ang masasabi ko sa inyo guys. So kung nagustuhan nyo ang video ito at meron kayong napulot na konting kaalaman sa akin, huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe at kung gusto nyo rin, i-hit nyo na rin yung notification bell nang sa ganon ma-notify kayo kung sakaling meron tayong bagong i-upload dito sa ating channel. So hanggang dito na lang ako guys. Mag-iiwan sa inyo ng ride safe and Godspeed. Kita-kits tayo ulit sa ating sana makita ko ulit kayo sa aking susunod na vlog. So maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa suporta at salamat sa lahat ng aking mga subscribers. So again guys, ako nga pala si Bob and this is your Sky Moto Channel. Signing out.